Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. This is our collective reading for the month of September 2021. Take only what resonates, guys. Dito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate sa'yo. Kung di ka naka-resonate, maaaring hindi ko nakuha yung energy mo. Hindi ko naman talaga makukuha lahat ng energy sa mundo. So, okay lang yan. Maybe next time, makuha ko naman yung energy mo. This is for September 2021. General love reading. Okay, so let's start the reading. Kunin natin yung energy mo, ng person mo. Let's start with your energy. You do have your the Nine of Swords and the Nine of Cups. Wow. Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius energy. Meron kang bagay na pinag-iisipan, paulit-ulit mo pinag-iisipan, gagawin ko ba, sasabihin ko ba, or pwedeng i-open ko ba, pwedeng ganun. But hindi mo alam, pwedeng nag-i-struggle ka sa something na hindi mo sure kung gagawin mo ba or hindi. Pwedeng may kinalaman sa something na itinatago mo or hindi mo ini-open sa person na ito or sa iba. Yan, but I feel like tinatry mong i-hide or itago. Pero obvious naman eh, kahit hindi mo sabihin, I feel like na-obvious or nakikita ito ng ibang tao or kahit ng person na ito. Kaya lang hindi niya masabi or hindi niya masabi sa'yo na napapansin naman niya eh, na-obvious naman. Kaya lang hindi niya masabi or hindi niya maamin din sa'yo. Yun ang nakikita natin. Yeah, and alamin natin sa person mo what we have here for your person. For your person, meron siyang the Justice, Libra energy. Energy lang yun, guys. Hindi yung specific zodiac sign ng person mo. The Hanged Man is here. Could be dealing with someone. Alam mo, this could be someone from the past. Na pwedeng soulmate connection. Na pwedeng you are married dito sa past life ninyo. Kasi I can see a deeper level of commitment sa inyo nitong person na ito. Itong person na ito, naghihintay siya sa something. And meron siya mga bagay na maaaring nag-hold on siya. Hindi siya bumibitaw. Dahil possible na we do have your the Sun. May happiness eh. And nandito yan nagiging open, alinman yung sino man sa inyo. Pero dahil dun sa openness na yon, pwedeng connection, nananatili lang masaya ang bawat isa sa inyo. Okay? Pero yung person na ito, may tinatago din siya. Kung ikaw ay may bagay na itinatago, na obvious naman na, yung person na ito, may tinatago din siya. Okay? I feel like I need to get card dito sa ano na to. Deck na ito. Alamin natin, what is the connection all about? Ano yung connection na ito? Patungkol saan? Or anong meron sa connection na ito? By the way, may naamoy akong amoy kuryente. Hindi ako sigurado kung nagre-repair ka ng appliances ngayon or may nasirang kuryente or appliances sa iyo ngayon. Medyo iba yung amoy talaga. This could be your reading kung ikaw to, no? Amoy binuksan na appliances eh. Yung parang binubuting-ting. Okay. Okay, the connection is all about, yeah, we do have your chemistry, you might be dealing with the soulmate. Sa ngayon, parang nagtitiwala ka lang sa connection na meron sa inyo ngayon. Yeah, we do have your pay attention to the red flags. Nagbibigay sa'yo ng attention ng person mo, pero hindi mo yun nakikita, hindi mo yun napapansin. And with the religious factor, I feel like nasa tamang daan ka eh. Kung ano yung spiritual path na nilalakaran mo ngayon, kung ano yung nangyayari sa'yo ngayon, inilalagay ka talaga dun sa bagay na dapat mong puntahan, which is papunta dun sa iyong spiritual path. Pag sinabing spiritual path, hindi naman yun necessarily love. Pwedeng may kinalaman yon sa bagay na destined para sa'yo.
Okay, pwedeng job, career, work, yan, money. Kumbaga, hindi ka inililis ng direksyon, nilalagay ka sa tama mong dadaanan, which is maganda kasi doon ka naman talaga naglalakad or doon ka naman talaga pumupunta. Okay? So, wag mong questionin yung mga bagay na hindi nangyayari, naaayon sa kagustuhan mo. Ito ay maaaring ibinibigay sa'yo some sort of problem or delay dahil hindi mo pa dapat lakaran ito. Parang wait lang, hintayin mo. Parang ganon. So, itong person na ito, yeah, sabi ko nga sa'yo, may mga signs na nagpapakita sa kanya, nakikita niya yon, napapansin niya yon, and pwedeng yung emotions mo, kung anong gusto mo sabihin, nakikita at napapansin niya rin ito. Kasi you might be dealing with your person, your twin flame, your soulmate dito. And nagmi-mirror kayo sa isa't isa eh. Kung anong nasa isip mo, naiisip niya. Kung anong nasa isip niya, naiisip mo. Hindi mo lang maaaring hindi ka lang aware dito, pero yun yung nangyayari sa inyong dalawa ngayon. Okay? So, alamin natin what happened in the past. Dito sa connection na ito. Okay, so we do have here the Hermit, could be dealing with the Virgo, Aries, Leo, Sagittarius is here, the High Priestess, the Chariot, Cancer energy. Okay, in the past, maaaring pinagana mo masyado yung iyong spiritual knowledge. Ibig sabihin, pwedeng ito ka na pinakiramdaman mo lahat ng mga bagay-bagay pagdating sa connection ninyo noon. Mas nakikinig ka sa mga kung anong sinasabi ng pakiramdam mo, ng intuition mo, and pwedeng nakilala mo yung connection na meron sa inyo. And with the Hermit, itong person mo, naging madistansya siya nung mga nakaraan. Hindi siya naging open, hindi niya sinabi sa iyo kung ano yung totoo, yung maaaring kung nasa isip niya, emotions niya, hindi siya naging open pagdating dyan. And with the Chariot, maaaring nagkaroon ng running face sa inyong dalawa. I feel like pareho kayo eh. Nagkaroon ng running face, pwedeng siya lumayo, tumakbo, hindi naging open, and then ikaw din, kahit pa nararamdaman mo yung connection na meron sa inyo, soulmate connection sa inyong dalawa, possible na hindi ka rin naging open dito, and possible na nagtiwala ka lang sa connection, pero maaaring wala kang actions na ginawa dito. And bottom of the deck, we do have here the Knight of Wands. There's a lot of love and strong desire sa isa't isa. Mayroon mga gusto kayo, may mga lungkot ako nararamdaman dito. And mas lalong nalulungkot, mas lalong itinitikom ang bibig, mas lalong hindi nagsasalita. Okay, parang mas lalong gustong maghilo muna. Okay? So, ano nangyayari ngayon? Present moment sa inyo dalawa ng person mo. By the way, nakakita ko ng libro. I don't know if you're holding a book. Yeah, this could be a reading. Kung may hawak kang libro, pinagpapatungan kang libro. I don't know, I can see a book here. Okay, present moment, we do have here the Six of Wands, the Three of Pentacles, the Four of Swords. Clarify ko lang itong Six of Wands. The Six of Wands clarified by the Death card. Okay, sa ngayon itong person na ito, hindi siya masyado nagiging balance. Ngayon, hindi siya nagiging, alam mo yon, hindi niya kayang pantayan yung energy mo sa ngayon. Dahil maaaring, there's a lot of love dito sa person na ito. Pero mas nakikita ko siya as a triangle eh. Anong ibig sabihin nun? Possible na nagiging, ano lang siya. Kumbaga,
I don't know, pero pwede may kinalaman ito sa kanyang pakiramdam. Okay? And maaaring tinitignan niya muna yung mga bagay-bagay sa ngayon pagdating sa inyong dalawa. Nagiging direct lang siya. Kumbaga kung ano yung nangyayari, sige tuloy-tuloy lang. And sabi ko nga sa'yo, possible na if you're dealing with your twin flame, hindi pa kayo match. Hindi pa kayo well-balanced. Kasi as you can see, yung triangle, hindi pantay. It's not a... It's an odd number, di ba? Yung kanyang shape or yung kanyang edge or gilid ay 3 lang, which is an odd number. Hindi siya pantay. Okay? So, yung person mo, possible, which is ang nakikita ko sa'yo, with the 4 of swords, you're trying to balance yourself. Medyo nahihirapan ka nga lang kasi no, maaaring na medyo nababagalan ka sa person mo, natatagalan ka sa person mo. Gusto mong gumawa ng movement pero maaaring naghihintay ka dito sa person na ito. Your person is crying. Naririnig ko siya, naririnig ko yung person mo, umiiyak siya. Hindi niya kaya yung... With the 3 of pentacles, so I can see a Taurus, Virgo, Capricorn here. Pareho kayong may gustong ipakita or sabihin sa isa't isa, pero parang gusto niyang sabihin nang hindi kayo nagsasalita. Okay? Mahirap naman yun, pakiramdaman. But anyway, ito yung gusto niyong mangyari. Kasi you feel like parang pareho ninyong ipinapakita pero hindi mo naririnig and hindi niya naririnig yung ibig mo sabihin. Hindi niya naririnig yung ibig mo sabihin. Pwedeng may pagpaparamdam. Pero hindi nga nakikita ng bawat isa sa inyo yun eh. And yeah, malungkot yung person mo. I can feel like your person is crying. Or may mga tuyong luha. Pwedeng hindi tinuloy na iyak. Parang ganun. But with the 7 of wands, I can feel like hindi nyo binibitawan itong connection na ito. Hindi nag-give up. Let's clarify the death card. What's with the death card? We do have your, 5 of cups. Sobrang lungkot ng person mo. Sobrang hindi siya okay. May mga times na naboboryo siya, naboboring siya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Gusto niya na pagbabago with the 5 of pentacles. I can feel like your person is having these sleepless nights. Feeling niya layo mo eh. Pwedeng, feeling niya hindi mo siya lilingonin eh. Feeling niya hindi mo siya babalikan eh. Yun nakikita natin. And feeling niya lahat yon. Kasi hindi ka nagiging open eh. With the 4 of swords, possible na hindi ka rin nagiging open pagdating sa emotions mo. What's with the 4 of swords? Hindi ito mag-resonate sa lahat. Yeah, with the 8 of swords, I feel like pinipigilan mo yung sarili mo. With the 8 of pentacles, maybe you're focusing on your money, on your goals. Okay? Trying to be happy. Tinatry mong maging masaya, maging okay. But definitely you're not. Kasi meron ka mga gustong sabihin kaya hindi mo mai-open, hindi mo masabi. I can see a devil here, by the way. Could be dealing with a Capricorn or recently lang gumamit ka ng filter na may sungay. Eh, hindi naman definitely, hindi naman ibig sabihin devil agad, no? Pwedeng yung iba devil na filter or horror filter or yung iba pwedeng may sungay like cat. Yung pinaka ears niya ba? Di ba parang sungay din yon? Yeah. Filter has a picture or you have this parang pwedeng TikTok or whatever. Basta may filter ako nakikita dito na may sungay na ginamit mo recently nito lang. This could be your reading. Kung ikaw ito. Yan, sobrang pwedeng ito person na ito, hindi siya nagpaparamdam, ghosting, pwedeng ganon. Pero hindi naman totally malaking ghosting ang nangyayari. Pwedeng, lulungkot kasi siya, wala siya magawa eh.
let's clarify the Four of Cups. Oh, there's a lot of love. Knight of Wands. Three of Wands. Yung iba sa inyo, pwede may another person na involved sa situation. Gusto ko niyang hawakan, i-hold. Pero ano eh, may another person na involved kasi dito. Okay, mahal ka nitong person na ito. Pero parang wala siyang magawa ngayon. Pero kailangan ko munang i-improve ang sarili ko. Yun yung nakukuha ko sa person mo. Sige nga, feeling niya parang hindi kayo balance. Well, puntahan natin what will happen in the near future for the both of you. We do have here the Devil, Capricorn energy. Page of Pentacles, Ten of Pentacles. What's with the Devil? What's with the Page of Pentacles? The Seven of Cups is here. What's with the Ten of Pentacles? Six of Swords. I don't know. Kasi alam mo, pareho kayo nagpipigilan dito ng emotions with the Five of Wands. Pareho kayo nagpipigilan. You're not talking to each other. Okay, you're not talking to each other. You will not talk to each other. Yun yung nakikita natin. This is for the near future. This is for September 2021. Hindi ko nakikita nag-uusap kayo. I can see disconnection. And we do have here Page of Pentacles and the Seven of Cups. So nakakita ko dito ng someone na pwedeng magpakita ng something or magsabi ng something. Pero maaaring hindi rin pansinin with the Seven of Cups. Kasi mahirap eh. Yung pinapakita may liwanag or yung possible na gusto mong sabihin sa kanya. Pero hindi naman siya nakatingin or ayaw niyang tignan. Dahil... Or pwedeng ikaw ito na magbigay sa kanya ng something na parang kalabit man lang dito sa kanya. Pero parang hindi niya ito papansinin. Literal, kumbaga, napansin niya pero hindi niya papansinin. Mas pipiliin niya pumikit na lang. Kasi sobrang nasasaktan. In the near future, nakikita ko yung obsession talaga sa itong person na ito. Lagi nandito yung pag-iisip niya. But we do have here the Tower. Something here will end. What is the Tower all about? Queen of Swords. Okay, so in the near future, nakakita tayo ng choices. Oh, yung question dyan, ano yung gagawin na choice? Kung sino yung may choices or ano yung choices na kailangan gawin. Which is magbibigay liwanag dito sa connection na ito. Para magtuloy-tuloy. Yun yung dapat gawin. I feel like someone here, isa sa inyo ang kailangan may iwan or i-leave something para mangyari itong Two of Cups. Which is a beautiful relationship or connection. Ano yung kailangan iwan? Tapusin. We do have here the Three of Cups. So, another person involved dito sa situation. Para lumabas itong King of Swords. Which is, if you are the Queen of Swords, there's the King of Swords. Okay? Partner card yan. Para lumabas itong King of Swords or magkaroon ng partnership, kailangan putulin or tapusin or iwan itong Three of Cups. Which is, oh, wait. Let me get one more card. What's with the Three of Cups? We do have your romantic feelings. And finances and career. Nakakakita kasi tayo dito ng reconciliation or pagtatagpo, or pagkikita na pwedeng may kinalaman sa inyong money,
with the finances and career. Pwedeng magkaroon kayo ng pag-uusap regarding sa pera nitong person na ito. And yun yung magiging liwanag para magkaroon ng tuloy-tuloy ng something sa inyo. Kung ano man yung mag-i-end dito, I feel like it's a decision. So possible na may decision na mangyayari in the near future. I can see with the Ten of Pentacles, may disconnection tayong makikita sa side mo eh. And I can see you moving on dito sa disconnection na ito. Ano yun? Let me clarify. We do have your Queen of Pentacles. Oh. One more card. Oh, nakakita kasi ako dito ng someone here na kung sino may choices, kasi I can see someone here being in a third party situation or relationship. Kung sino yung may choices, mas magiging mas open siya dun sa gusto talaga niyang choice. And nakikita natin na hindi na dalawa yung choice niya. Although there's the Seven of Swords right here, tinatanggal na yung something or someone na ayaw niya. Okay? And with the Queen of Pentacles, mas nagiging mas open doon sa bagay na makakapagpasaya sa kanya, the Sun. Well, hindi ako magiging open dito kasi ikaw nang bahala maglagay ng sarili mo. Kung sino man ang may choices dito, kung pwedeng ikaw or yung person mo, isa sa inyo, kung sino yung may choices, ang tinatanggal yung isang option para mapunta kung saan talaga siya masaya. Okay? So what I can see here, dito sa inyong reading for September 2021. Take only what resonate, guys. Sana nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV. I love you all, guys, again, and bye-bye.